Hi G friends, I'm Asta. Nandito tayo ngayon sa bayan ng San Juan sa probinsya ng La Union. Kilala ang probinsya sa mga coastal towns ito na nag-o-offer hindi lang ng magagandang beaches at surf spots, kundi pati na rin ng masasarap na pagkain. Ang San Juan ay tinuturing na sentro ng turismo ng probinsya. Halos lahat ng mga tourism facilities ay matatagpuan dito. Ito rin ang preferred na pagstayan ng karamihan sa mga turista, lalo na sa mga wave riders, beach lovers at foodies. Mga 4 to 5 hours lang ang layo from Manila ng San Juan. Depende sa traffic condition o kaya naman sa type ng bus na sasakyan nyo kung magko-commute kayo. May mga buses from Manila na bumibiyahe ng direkta sa San Juan, tapos ang iba naman ay dumadaan dito o punta sa northern towns ng La Union o kaya naman ay diretso sa Ilocos Sur at Norte. Mas pinabilis na rin ang biyahe dahil sa mga expressways. Nandiyan ang NLEX, SETEX at TPLEX. Kaya naman, isa ito sa mga paboritong puntahan ng mga turista tuwing long weekends at holidays. May separate video ako about dito, yung sa how to get to La Union. If gusto nyo tignan yung mga detalyado na info, check nyo na lang ang link sa dulo ng video na to. If sa San Juan kayo magsistay, paano nga ba mapupuntahan ang mga tourist spots dito at paano ba ma-maximize ang pagbisita nyo? Ganito friend! Bago yan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell icon for notifications para sa mga bagong videos. Para naman sa mga videos about Tangadan Falls, how to get to La Union, San Fernando Tourist Spots, and Luna Tour, check nyo lang ang mga links sa dulo ng video na to. Ilalagay ko rin sa description box ang mga links papunta sa mga ito. Let's G! Karamihan sa mga accommodation establishments sa San Juan ay located sa Barangay Urbistondo. Swak sa iba't ibang type ng travelers ang mga options dito pero mas marami ang mga hostels, inns at guest houses kaya perfect ito sa mga hindi gaanong kalakihan ang budget. Pero kahit naman mura, maayos naman ang mga karamihan dito. It's best to check muna ang mga reviews at photos bago kayo mag-book. Pagpalagay na natin sa Urbistondo ang accommodation nyo, ito ang mga ways para ma-explore ang bayan ng San Juan. Okay ito if nakastay ka sa area ng Urbistondo Beach. Sa 5 days at 4 nights na stay namin sa Urbistondo, naglalakad lang talaga kami from our hotel papunta sa mga gusto naming kainan during lunch and dinner. Okay rin to kasi mas marami kaming nadidiscover ng mga bagong places or kainan habang naglalakad. Halos magkakatabi lang ang mga hangout spots dito. Minsan nga, sa isang lugar ay marami na agad na kainan. Food park, hello! At syempre, ano pa nga ba ang best way para ma-explore ang beach? Umaura! Cheka, maglakad-lakad sa buhanginan. Ang point ko lang naman talaga is pwede kayong maglakad along the main street or highway o kaya naman along the beach. Magdala lang kayo ng tubig at protection sa araw, lalo na kung tanghali ang tapat kayo maglalakad. Maraming tricycle sa San Juan. Sa Urbistondo area, may pila ng tricycle malapit sa may Great Northwest at sa may side ng Tagpuan. Across to ng Sebay Surf Central na katabi ng 7-Eleven. Pareho itong along MacArthur Highway or yung main road nila. So, 20 pesos or 20 pesos per head ang pamasahe. If gusto nyo pumunta sa mga iba pang tourist spots outside San Juan, halimbawa sa Luna, pwede rin kayo makipag-usap or makipag-negotiate sa isa sa mga tricycle drivers dito. Meron akong separate video para sa Luna Tourist Spots and Tricycle Tour. Check nyo na lang sa dulo ng video na ito ang link. Ilalagay ko rin ito sa description box. Since accessible ang San Juan via National Highway na nagsiserve as main road ng Barangay Urbistondo at sa kabuuan na rin ng bayan ng San Juan, maraming mga jeepneys ang dumadaan dito. If alam mo naman na or may idea ka na kung saan ka bababa, mas mura na option ang mag-jeep. Minsan, alam ng mga drivers ang lugar na gusto mo puntahan pero huwag i-expect na lahat sila ay alam ang mga lugar or aware sila sa mga to. Maaring yung iba na talagang sikat na sa lugar. Pero karamihan na rin, lalo na at bago, ay huwag na i-expect na alam na agad ng mga drivers to. Ang jeepney fare ay nagsistart sa 10 pesos or 10 piso. If trip mo naman ang magbike sa paglilibot or mag-explore sakay ng motor, may mga bike and motorcycle rentals din dito. Ilan sa mga nag-o-offer ay ang Kahuna, Care of Bike Line, San Juan Adventure Cycles Company, at San Juan Bike Rentals. May mga nag-organize din ng guided bike tour sa San Juan at mga katabing bayan. If may dala kayo na sariling sasakyan at hindi kayo fan ng paglalakad lalo na at kainitan ng araw, why not?
gas-gas nyo naman yan. Take note lang na may mga lugar at establishments na mahirap makapag-park at mabilis mapuno ang parking area o kaya naman ay wala talagang parking space. Check nyo muna yung pupuntahan nyo if may parking space at alamin nyo rin kung ano ang peak hours. Para makatulong sa inyong mga pagpaplano, ito ang ilan sa mga popular na tourist spots at things to do sa San Juan. Mula sa isang simple at tahimik na fishing village, nag-evolve ang Urbistondo into a tourist hub sa La Union, lalo na sa mga surfers at mahilig mag-beach. Kalaunan ay naging sikat na destination na rin ito para sa mga foodies. Maraming accommodation establishments at restaurants sa area. Kung gusto nyo matuto mag-surf, marami rin ang mga nag-o-offer dito. At dahil nabanggit ko na rin naman ang surfing, ituloy na natin dito. Ang surfing season sa La Union ay from July to March. Sa panahon na to, nagaganap yung mga surfing tournaments, both local at international. Sa mga gustong mag-avail ng surfing lesson, ang rate ay nasa 350 to 500 depende sa season. Inclusive ito ng 1-hour lesson, surfboard, and instructor. If balak nyo lang mag-rent ng surfboard, ang rate ay nasa 250 to 350 per hour. Pagdating ng summer season, that is April to June, medyo kalmado ang dagat. Pero pwede rin naman itong opportunity para sa mga beginners to learn how to surf. Ah, ang famous La Union Sunset. Maraming mga sunset view spots sa San Juan. Pero ang pinakasikat na puntahan para masilayan ng sunset ay sa beach. Pwede isa sa mga resorts, pwedeng from the restaurant, or kahit random spot lang sa kahabaan ng Urbistondo Beach or San Juan Beach. Malulunod ka sa choices ng mga chibog at foodams dito. May local at international offerings at meron din fusion. Sa totoo lang, gusto ko bumalik sa San Juan dahil sa mga food places na gusto ko ulit kainan at syempre yung mga hindi ko pa natatry na matry ko. Ito yung mga nasubukan ko na. Dampa sa San Juan. Filipino food ang mas bida dito. Mad Monkeys. Burgers yung bestseller nila. Tagpuan. More on Pinoy, merienda pero may rice bowls din sila. Jeff C's Greek Grill, basta yun na yun. If trip nyo ang Mediterranean dishes, gora na dito. Malaki rin ang serving. Sabong chicken. Pak na pak, 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 pa, pak. Talaga sa akin to. O diba, may effort talaga yon. Try nyo yung honey bago ang style nila. Choose dinner. Perfect sa mga nagki-crave ng Japanese food. Kabsat. Sa umaga, chill na chill lang kahit na nakapambahay, pero bakit ganun sa gabi? Parang nakakajahe pumasok ng hindi aura ang outfitan. O baka kami lang yon. Check ah, dinner sana kami dito pero napa-atras kami. Bumalik na lang kami kinabukasan for lunch. So yon, meron local and international dishes. Makay. Smoothie bowls para sa mga healthy living mode, achieve. Street food. At syempre, walang pinapalampas na lugar sa Pilipinas. Hahanap at hahanap tayo ng street food because street food is life. Coffee and milk tea places. Pwedeng after meal or kahit main event ang araw mo, marami mga cafe sa San Juan pero isa sa mga pinakamatunog ay ang El Union Coffee. Check nyo rin ang Clean Beach Coffee. Para sa mga hindi nagkakape na katulad ko, milk tea or chai tea latte if gusto natin ng social pakinggan. Eco-friendly activities. Isa na dito ang Lotus Valley Farm na isang sustainable and eco-friendly nature resort na nakaluklok sa mountainous part ng San Juan. Nandito rin ang Kurma Center, isang marine life conservation program na nagpo-focus sa conservation and protection ng marine turtles. Nakikipag-partner din sila for coastal cleanups and pawikan release events. So ayun, tara let's na! Pero huwag kakalimutan to travel safely and responsibly. Let's G! Please don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications. Okay na ba? G na ko!